Wow. Opportunity. Grabe. Unang-unang energy pa lang, mga kapiksi, opportunity na, no? Pagpapala, blessings. May mga opportunity na maaring dumating sa inyo. And itong mga opportunity na to, no? Parang magiging dahilan ito para umulan ng blessings sa buhay niyo, mga kapiksi. Okay? So, maging receptive kayo, guys, sa mga opportunity. Ibig sabihin ng receptive, i-welcome nyo. Receptive is ready to receive. So, kung titingnan nyo yung image ng card, kung makikita nyo yung kamay niya, di ba talagang nakaganon siya? Wini-welcome niya. So, ibig sabihin, receptive siya dun sa pagdating ng mga opportunities na to. So, kayo din, guys, ilagay nyo yung sarili nyo sa ganon. Kumbaga, i-anticipate nyo na may mga opportunities talaga na dadating sa inyo. So, paano nyo ilalagay yung sarili nyo sa receptive state? Palagi kayong maging grateful. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tayo. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ang inyong mid-month kapalaran para ngayong June 16 to 30. Again, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Tingnan natin kung ano yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Wow! Opportunity! Grabe! Unang-unang energy pa lang, mga kapiksi, opportunity na, no? Pagpapala, blessings. May mga opportunity na maaring dumating sa inyo. And itong mga opportunity na to, no? Parang magiging dahilan ito para umulan ng blessings sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, maging receptive kayo, guys, sa mga opportunity. Ibig sabihin ng receptive, i-welcome nyo. Receptive is ready to receive. So, kung titingnan nyo yung image ng card, kung makikita nyo yung kamay niya, di ba talagang nakaganon siya? Wini-welcome niya. So, ibig sabihin, receptive siya dun sa pagdating ng mga opportunities na to. So, kayo din, guys, ilagay nyo yung sarili nyo sa ganon. Kumbaga, i-anticipate nyo na may mga opportunities talaga na dadating sa inyo. So, paano nyo ilalagay yung sarili nyo sa receptive state? Palagi kayong maging grateful, magpasalamat, and i-appreciate nyo lahat ng blessings na dumadating sa inyo. Okay? The more na ginagawa nyo yun, excuse me, the more na nagpapasalamat kayo and ina-appreciate nyo yung blessings sa buhay nyo, the more na nagiging receptive kayo, ready to receive sa pagdating nito mga blessings na to. Okay? So, anticipate nyo yung pagdating nyan, guys, as in magandang maganda yung dadaling yan sa inyo. Comment down below if naka-resonate kayo sa mga message. By the way, mga kapiksi, medyo mahina yung boses natin kasi kakagaling lang natin sa sakit. So, pasensya na. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga message. Yung next na message natin para sa inyo, romance. Wow! Grabe. So, pwedeng romance din, no? Yung opportunity na dumating sa inyo. Hindi lang pera, hindi lang blessings, hindi lang pagpapala. Pero maaaring meron din kayong opportunity pagdating sa romance department nyo naman, sa inyong love department, mga kapiksi. So, kung kayo ay currently in a relationship na with your partner or specific person, maaaring maging maganda yung daloy ng romantic energy between you and your person. Kung ikaw naman ay single, mga kapiksi, maaaring may dumating na bagong lover, no? Or admirer na maaaring mag-confess or magparamdam ng kanyang nararamdaman sa inyo. So, again, guys, be receptive. Maging, ano, no? Handa sa pagtanggap nitong mga love energies na to para ma-experience nyo talaga sa buhay nyo. And then yung last message sa inyo, comment down below, guys, no, if naka-resonate kayo sa mga messages. The situation will improve. So, mag-i-improve, guys, no, yung mga sitwasyon dahil sa mga opportunity na to, whether sa kabuhayan or sa pag-ibig, mga kapiksi,
mag-i-improve yung mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo. So, there's nothing for you to worry about, guys, no? Ibig sabihin, this is for the better, as in, gumaganda yung mga sitwasyon nyo, nag-i-improve, nagkakaroon ng progress, and ito'y para sa ikabubuti nyo, mga kapiksi. So, ngayon pa lang, magpasalamat na kayo, itigil nyo na yung karareklamo, guys, no? Kasi yung pagrereklamo, it's a very negative energy that's blocking you para maka-experience ng masaya, mapayapa, at masaganang buhay, no? So, yan yung unang-unang alisin nyo, i-eliminate nyo sa buhay nyo, yung pagrereklamo. As in, walang magandang may tutulong yan sa buhay nyo, mga kapiksi. Imbis na magreklamo kayo, focus on gratitude, magpasalamat, para talagang magbago yung takbo ng buhay or sitwasyon nyo. Alright? Okay, so comment down below, Taurus, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ngayon naman, guys, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong June 16 to 30. Gamit itong deck na ito, hahanapin natin yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle natin ito, mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers sa ating channel. So, una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gustong yung maman o mundad o masenso sa magana maging matagumpay, maging successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general. Good news, mga kapiksi, no? Kasi ngayong buong buwan ng June, from June 1 to June 30, guys, no? Magbibigay tayo ng, meron tayong mid-year sale, so magbibigay tayo ng 10% discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course hanggang sa katapusan ng June, mga kapiksi. So, samantalahin nyo yan kasi sobrang-sobrang ganda ng course, as in, dumadami na yung success stories niyan, and maganda talaga yung magiging resulta ng buhay niyo kapag natutunan niyo yung secret niyan. So, wag na kayo magpahuli, guys, no? I-avail niyo ng course habang may sale, habang may discount sa inyong oras, sa inyong panahon, sa inyong sale, mga kapiksi. Alright? And also, mayroon tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if mayroon kayong mga specific na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong mag-book ng coaching session with me para ma-identify nyo yung mga blocks nyo and ma-overcome nyo sila and ma-push sa inyong reality yung inyong mga manifestation or desires. Okay? So, for prices and discounts, guys, mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pants sa ating spread, mga kapiksi. Ito ay sobrang positive energy, no? You're going out of negative energy. May mga nagpapahirap sa inyo, actually, no? For some of you are facing competition, as in, pag sinabing competition, normal naman yun, guys, no? Simula nung mga bata pa kayo, imagine yung mga bata pa kayo, di ba? Sa eskwelahan, may mga competition dyan, di ba? Pag magre-recite kayo, paunahan kayo. Paunahan kayo, magtaas ng kamay pag alam niyo yung sagot, di ba? Para kayo yung tawagin ng teacher, ganyan. So, sa trabaho, ganun din. Sa kapitbahay, anywhere, mga kapiksi, normal naman yung pagkakaroon ng competition. But, yung iba sa inyo kasi medyo nai-stress, no? Lalo na kung ito'y competition sa trabaho or competition sa negosyo, mga kapiksi. Okay, so huwag kayong mag-focus dun sa competitor nyo. Instead, mag-focus kayo sa sarili nyo, no? Sa negosyo nyo, kung negosyo, sa trabaho nyo, kung trabaho, mag-focus kayo sa sarili nyo, how can you become a better version of yourself. Yun yung palagi nyo iisipin, and then dun kayo mag-focus, i-highlight nyo yung inyong mga strengths, no? Yung mga assets nyo, and then i-eliminate nyo yung mga weaknesses nyo or i-overcome nyo yung mga weaknesses nyo. At the end of the day, kapag natapos yung competition, manalo ka man or matalo, ikaw pa rin yung totoong winner kasi na-improve mo yung sarili mo, kapiksi. So, always focus on becoming a better version of yourself. Huwag kayong manghila ng ibang tao pababa, no, mga kapiksi. Bad intention yun, and hindi talaga maganda, so magkakaroon din yun na masamang balik sa inyo, mga kapiksi. So just always focus on yourself and kung ano yung kung ayaw mo yung ginagawa sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo, tama ba? Basta ganun. Kung ayaw mong gawin sa'yo yung ginagawa, basta huwag mong gawin sa'yo sa ibang tao yung ayaw mong gawin sa'yo. Okay? Alright. But, on the good side, mga kapiksi, angel number 999. I-check nyo yung ibig sabihin yan. At saka yung angel number 111.
I'm sensing that this is going to be an ending of a cycle para magkaroon ng bagong chance or opportunity yung mga panibagong cycle sa buhay ng mga kapiksi, alright? And you will be in a better place ngayong June, as in parang for some of you, especially pagdating sa kapirahan guys, may mga wishes na matutupad kayo, parang may mga manifestation na magagana, parang makita kayo ng mga evidences and you will evidences sa inyong physical reality ng mga bagay na minamanifest nyo or mga hinihiling nyo, pinagpipray nyo, and you will be emotionally happy and satisfied, as in sobrang magiging masaya ka. For some of you may be nailing new contracts guys, no? Parang finally yung iba sa inyo, comment down below guys if meron kayong mga inaantay na mga approval ng mga job contracts or job offers or mga document like visa, I don't know, certificates, mga job orders, ganyan. Maaari kayong makatanggap ng update, okay? And then yung update na to, it's going to work in your favor, as in magiging favorable sa inyo yung condition, mga kapiksi. So you just have to focus on those desires, yung mga manifestation nyo, you just have to focus until it's being pushed out in your reality. Ganun lang talaga yung, ganun lang kasimpleng mag-manifest guys, no? Huwag nyong masyadong pakomplikaduhin yung proseso ng manifestation. You're always doing it, hindi nyo lang alam or hindi lang kayo aware, but you just have to focus on your assumptions, your desires, para talagang ma-push out siya sa inyong reality, mga kapiksi. Lumabas din yung masculine energy. For some of you guys, parang I'm sensing na, sorry, lumabas din yung masculine energy ng earth signs. Minsan napuputol yung sinasabi ko kasi ang bilis pumasok ng mga messages. So, earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, for some of you guys, no, parang meron kayong some kind of plano na niluluto, and ayan, no, so parang meron kayong niluluto, tinitimbang ng mga plano, and parang tinitimbang nyo if you are ready to execute those plans, mga kapiksi, and tong mga plano na to, may kinalaman pa rin siya sa inyong kapirahan, sa trabaho, sa negosyo, whatever, kung ano man yung inyong stream of income. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko meron kayong expansion. So parang nag-expand kayo, no? Let's say for example, may business kayo, you're trying to expand your business, or kung kayo naman ay nagtatrabaho, empleyado, you're trying to expand your mga skills nyo, ganyan, yung mga knowledge nyo para mas malayo pa yung marating nyo, mga kapiksi. Pero ang maganda nito is hindi kayo nagmamadali. You're taking your time and mas maganda yun, no? Parang ini-enjoy nyo lang yung proseso, knowing and understanding that everything will always be in your favor, and dadating at dadating din talaga sa inyo yung magagandang resulta as long as nag-persist kayo and consistent, no? Progression, yun yung pinaka-importante sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, this is a very positive energy para sa inyo, Taurus. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Yeah, huwag niyo kalimutan mag-like and comment, mga kapiksi, para sa ating energy exchange. Ito yung iyong feelings reading, no? Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.